So ngayon guys, i-share ko sa inyo food businesses na pwede kayong magpa-deliver, i-try yung mga food nila. Just give it a chance guys, kasi minsan may mga small businesses na kala mo small lang yan, pero pag natikman mo yung product nila, yung food nila, ay ang sarap pala, tapos mas cheaper pa. Mga starting businesses pa lang guys, tulungan natin silang umangat, sabay-sabay tayo kahit. Bago ako magbigay ng review, I make sure na tinikman ko muna yung product na pinadala nila. It's me again, Shal, from Explore with Shell of PH. So, for today's vid, ang gagawin ko is food haul padala, yung mga ganun. Yung mga nagpapadala sa akin na brands na need i-promote and to shoot. Share ko din sa inyo, guys, para may idea rin kayo kung saan pwedeng bumili ng ganito, magpa-deliver ng ganito. And at the same time, support small business na rin tayo, guys. Sino ba naman magtutulungan dito, diba? Hindi tayo-tayo lang. So, if you are interested for this video, just keep on watching, guys. For today's video, guys, ang gagawin ko is, it's like support small business. It's like support small business ang arte. Support tayo to each other, guys, lalo na ngayon sa nangyaring crisis sa bansa natin. Hindi lang naman sa bansa natin, kundi sa buong mundo naman. So, ang daming mga, hindi naman maikakailan na may mga business na medyo rocky, and then meron din naman mga company na biglang nag-close. So ngayon guys, i-share ko sa inyo yung mga businesses na pwede nyong food businesses na pwede kayong magpa-deliver, i-try yung mga food nila. Just give it a chance guys, kasi minsan may mga small businesses na kala mo small lang yan, pero pag natikman mo yung product nila, yung food nila, ay ang sarap pala, tapos mas cheaper pa sa mga alam na natin na brands before, na parang eto may pangalan na tong company na to, ganyan. Ay, mga starting businesses pa lang guys, tulungan natin silang umangat, sabay-sabay tayong aangat, ganun. Eto, papakita ko sa inyo yung mga ibang mga foods na pinadala nila. Try natin sila ngayon para at least naman, baka naman sabihin ng iba, ay ito nag-review lang pero hindi naman tinatry yung food. Guys, tinatry ko kahit diet ako, tinatry ko. Nagsisettle ako ng araw na, for example, maaga nilang pinadala. Yung cheat day ko is Friday. Nagsisettle ako na, oh, pag Friday, titikman ko to. As in, pini-fridge ko muna. Pero meron kasi mga product na kailangan mo nang kainin, which is yun, kinakain ko na talaga, no choice. So, bago ako magbigay ng review, I make sure na tinikman ko muna yung product na pinadala nila. So, ito muna yung papakita ko ngayon is nagpadala sa akin si Thai Mango ng bago nilang menu. Actually, na-vlog ko na to from Explore with Shallow PH. Ito is bagong menu nila. Ko na to, sobrang panalo yung ano nila, yung ano to, yung Mango Sticky Rice. Oo, ang cute ng packaging nila. Makikinabang na naman si Mama dito. Makikinabang na naman si Mama sa Tupperware dito. Tingnan natin yung set meals. Cute na lalagyan. Fairness. What's this? Ano ito? Mga kusara. So guys, ito yung pinadala ni Thai Mango sa akin. And then, meron tatlo silang pinadala din na iced tea. Ito, na-try ko na to before, guys. Nagpadala sila ng mga pork binagoongan rice, then ang pad thai. Mango sticky rice nila, the best, guys. Way back 2016 ata or 2017, pumunta kami Bangkok. Actually, isa yun sa mga pinunta ko. Mango sticky rice, tsaka pad thai. Masarap yung pad thai din nila dito kasi merong tofu. May tofu. Which is sa Bangkok is wala. Ito kasi parang with the twist yung ano niya. May touch ng Pinoy yung pagkatay niya. Pero ang sarap. Sarap. Mura pa guys. Let's try. So ito. Wow! May set na sila ngayon. Kasi yung before na pinadala nila sa akin is kumari pork binagoongan. Ito lang. Parang a la carte ba yung tawag dun? Oh, a la carte, diba? Tapos ngayon meron na sila. May pad thai. Ito guys. Kung makikita sobrang sarap.
May pad thai sila, and then meron din pork. Then ito yung mango sticky rice. Ito. Lagay ko kung how much nyo siya makakapit. Ayan, ito. Sarap, guys. Actually, pwede rin to sa mga nagda-diet, lalo sa mga keto or no rice. Actually, pack sa akin to. The next thing, ang cute ng lalagyan nila, ang cute ng packaging. Pwedeng magamit. Sobrang matutuba si mama na naman din sa mga Tupperware na to. Because Tupperware is life. Ito din. Ang sarap. Mango sticky rice naman. And then, chicken ata to. Then, pad thai. Ayan, ito naman yung second menu nila na bago. Ayan. Sarap. Feeling ko unahin ko na yung sticky rice kahit dapat mauna muna yung pad thai. Fave. Tsaka hindi masyadong umay yung tamis niya, guys. Hindi yung tulad ng iba na nasobrahan. Ito naman, same, binagoongan rice to na may scrambled egg, tapos manggang hilaw, may kamatis, tapos meron pang sibuyas, guys. Tapos mango stickers. Tapos, guys, the best yung suka nila dito. Suka and may isa pang sauce eh. Parang soy sauce and vinegar siya eh. Sarap, ang sarap nito. Parang gusto ko ng takaming kayo. Gusto kong itry na yung mango sticky rice. Let's see, guys. Pero, etong rice, hindi ko kakainin. Papakinain ko na lang sa kuya ko. You know, diet is life. Sticky rice. Ang tapis talaga to, guys. Ipapikit. Sarap talaga. Alam mo yung wala hindi kasi ako fan masyado ng super tamis na mga food. Mahilig ako sa mga sweets like chocolate, ice cream. Pero ayoko nung, alam mo yung OA sa tamis. Ayoko nang ganun. Hindi ako fan ng ganun. Sarap. Ang sarap. The best. So ito naman, tikman ko naman yung, hindi kasi nag-focus yung camera. Sorry na guys. Ang hirap pa. Itong ano naman, mango. Ay, mango. At sobrang sarap. Nakalimutan ako ano yung mga sinasabi. Yung pad thai, na-try ko naman. Yung pad thai nila, meron din palang scrambled egg, guys. And then, una, akala ko may shrimp. Kasi yung family ko, yung mama ko and kuya ko, is bawal sila sa shrimps. Sarap. Tapos, ayun nga, meron din silang tofu. With a twist nga talaga siya, guys. Ito. Sarap. Sarap. Yung suka nila, guys, bet na bet ko. Parang, ano, may something. Hindi lang siya sukang basic. Hindi. Hindi siya ganun. So, ito, try ko. Ito, may chicken. Ito, guys. Try ko. Sarap na, guys. Alam niya, ang sarap na ng chicken. Ang sarap pa ng suka. De, feeling mo talaga nasa Bangkok ka na, guys. Kung nakapag-Bangkok ka na, ma-appreciate mo lalo itong mga food na to. And then, available siya for GrabFood din, via GrabFood. Pwede rin kayo mag-order sa Facebook account nila. Then, click shop now. Then, lalabas na dun yung mga menu nila. May mga drinks and dessert din sila, guys. May mga Thai Mango Classic, Thai Salted Caramel, Thai Avocado. Ang sarap. Ayun yung last time na pinadala nila. Ang sarap, guys. And then, meron din silang mango sticky ride with ice cream. So, with a twist, guys, diba? Tapos, may homemade ice cream din sila na homemade coconut ice cream and homemade mango graham ice cream. So, isang quarts na siya for 300 pesos lang, guys. So, not bad na, diba? Kung marami naman kayo mag-share sa bahay and sa offices. Why not, diba? Hey, Mango, thank you so much, Thai Mango, for this food again. Grabe, pinapataba niya na naman ako. Next thing na itatry ko is from, ito super arte nung name. Parang ayoko nang itry. Char. Kasi friend ko yung ano nito, yung owner nito. Nung tong cheesecake. Cheesecake? What's up, cheesecake? Napaka-arte diyo. Pero ang meaning niya, guys, ang witty nung name. Cheesecake, tapos cheesecake. Diba? Babaeng babae. So, ito, meron silang ano, basically, mga cakes, ang, if I'm not mistaken, ang nasabi niya sa akin na bestseller nila is peanut butter, Oreo, yun pa lang yung ano ko. I'm not sure lang, pero meron ako ditong, ano, blueberry cheesecake. So, itatry ko. Meron din silang duo. So, for example, yung peanut butter and then yung Oreo,
pwede sa isang top shop. Ito, lalagay ko na lang yung price kung magkano. And then, ito, pinadala niya ako, eksaktong-eksakto, is yung peanut butter and yung Oreo from Sis Cake. Peanut butter and Oreo duo from Sis Cake, guys. So, let's see kung masarap nga talaga. Actually, ang tagal kong tiniis to kasi yung pinadala niya sa akin to, hindi ko pa cheat day. So, si mama nagagalit na sabi niya, hindi mo pa makakainin yan. Sabi ko, nasa freezer naman eh, okay lang yan. Tapos, tinanong ko naman sa kanya kung ano yung lifespan nito. Lifespan? I mean, kung gaano katagal siya bago mapangis, di ba? So, let's see. Ang dami ko na sinasabi kung masarap nga talaga. Kung life-changing ba talaga. Life-changing! Gladys, kung nanonood ka, ito na, titikman ko na. Sorry, hindi ako naka-gown sa pagtikim nito. Pero naka-makeup naman. Hindi ko lang sure kung halata ba yung makeup ko dito. So, let's see, guys. Ang itatry ko is tong Oreo muna. Sarap. Yung Oreo, as what I said before, hindi ako fan ng super tamis. Gusto ko yung mga saktuhan lang yung tamis. Like, hindi ka lalamunin ng katamisan. Yung ganun, lalamunin ng katamisan. Mahilig ako sa sweets, pero ayoko yung super tamis. Sarap. Tapos ramdam mo, parang ano ba yun sa nasa ilalim? Graham ba yun? Pero ang sarap eh. Hindi na nag-review, sis, kumain na lang. Sarap ng Oreo nila. Yan din yung mga gusto kong tamis, hindi masyadong OA yung katamisan, guys. Ang sarap. Follow nyo rin sila sa Instagram nila, Sis Cake, at Facebook page, Sis Cake, guys. Sobrang sarap and fast and smooth transaction sila, guys. So, itatry ko naman is itong peanut butter. Ito talaga. Tingnan natin kung di ka talaga mapapaya dito. Char! Tingnan natin. Disclaimer lang, guys. Hindi ako fan ng peanut butter. Even peanut butter na palaman or flavor. Kumakain ako ng Reese. Reese is like peanut butter, di ba? Pero hindi talaga ako fan ng peanut butter. So, let's see kung anong verdict natin dito sa peanut butter na. Parang semi-Reese na nga yung lasa niya. Yung Reese chocolate, guys. Parang ganun. Ang sarap. Parang nakakasira ng diet to, sis. Sis cake nga. Ang sarap, guys. Super packed to sa akin kasi parang bumili ka na ng chocolate na Oreo tsaka Reese. For me, ah. Oreo chocolate tsaka Reese chocolate. Kung fan ka ng Reese chocolate, guys, try niyo itong peanut butter nila. Ang sarap. It's like ice cream cake. Ganun yung lasa for me, ah. Hindi siya yung basic na cake lang na parang, ano ba? Parang yung, alam niyo yung mga basic na foamy. Hindi siya ganun. Ice cream cake ang peg na. Ha? Ayoko lang tigilan. Naka-addict. Tapos, guys, tip ko sa inyo, lagay nyo sa freezer, ang sarap lalo. Kasi nagmumukha nga siyang ice cream cake. Or ice cream cake ba talaga siya? Mary Grace and Conti's. Kabahan na kayo, sinasabi ko sa'yo. Baka mag-pack up na kayo bigla dahil sa sis cake. Char! Pick ko naman, guys, is may blueberry sila. Ito. Blueberry and ano ba itong red? Shucks, di ko alam kung anong tawag. Lagay ko na lang dito. Red velvet? Ba yun? So, blueberry cheesecake. Fan ako nito. So, medyo mataas ang standard ko sa blueberry cheesecake. Let's see kung anong last niya talaga. Sobrang frost na frost to. Like 3 days na ata sa ref to. Binawasan na ni mama. Masarap yung blueberry cheesecake.
Guys, kung natikman nyo na yung sa bag of beans sa Tagaytay, parang ganun yung lasa na. Sarap. Bag of beans of Tagaytay. What's up? Kabahan ka na. Sarap! Ang sarap. Itong red, red velvet ba to? Hindi ko sure ah. O ano din. O ano-ano pinagsasabi. Basta makakain nila. Yan ang na-apekto ng sis cake, guys. Di na naiintindihan. Nakakalimutan mo na yung name mo yung mga bagay sa sobrang sarap. Let's see itong kabila naman, guys. Sarap. Guys, hindi tinipid sa ano. Yung mga ganitong product, alam mo hindi tinipid sa mga milk. Mga ganun. Milk ba yun? Tama ba yun? Hindi tinipid sa ingredients, in short na lang. Kasi mayroong iba, makabenta lang. Pero itong sarap. Hindi tinipid yung ingredients niya, guys. May wala akong iba nasabi kundi masarap. Tapos yung ilalim, guys, sa garinyo. Kasi yung mga granules, yun yung nagdadala. Granules! I mean, yung graham ba to? Graham to yung ilalim. Ang sarap, guys. Artika pa ba? Tapos pwede rin kung ano, birthday, anniversary, or wala lang, gusto mo, nag-crave ka lang sa cakes. Guys, order kayo sis cake. Ibang food. Siguro the next day na lang, or every other day, ako mag-film. And then, yun, tapakita ko pa yung ibang mga food na pinadala sa akin kasi yung iba isushoot ko muna bago ko kainin, guys. So, ayun na. One eternity later. Tanan! It's from Mornings With Me. Ito yung mga pinadala nila actually. May 3 latte silang pinadala. I love you a lot. Ang cute to, sobrang minimalist ng lalagyan nila. Ayan o, coffee siya. And then, actually, mga ganitong bottle, pwedeng i-reuse talaga. Ang cute. Kahit anong pwede mo ilagay. Water, milk, juices, milk tea, or what. And then, eto red, meron din sila. Actually, tatlo yung binadala nila. Wait lang. Eto, tatlo yung pinadala nila. And then, yung I love you a lot, ready to drink coffee, 350 ml siya, guys. And then, pag per each nyo siya bibilin, etong hazelnut cold brew is 120 pesos each. And then etong caramel latte, eto caramel latte is 135 each naman siya. And then etong chocolate caramel latte is 135 din siya. Sulit na, guys. And then ngayon ko pa lang din siya titikman. So eto may ice na to. So dito ko ilalagay. Dito gusto kong tikman yung chocolate caramel latte. Kasi ako naman usually ang ino-order ko sa SB, white chocolate mocha ice without whipped cream. Yun yung usually ino-order ko sa SB. Mapa hot, ice, frap, yun. Pero before, yung mga unang-unang favorite ko, ang favorite ng bayan, Java chip, yun yun. Pero ako, white chocolate mocha talaga. So let's see kung anong magiging lasa niya. Eto may bundle sila na eto. Sa, ang laman nito is 5 drip coffees. Ito yung mga lamang. Ang bango. Ito, yung mga ganito. Ayan. 5 siya, yung laman niya. Wait lang, tingnan ko lang. Ang bango. Alam mo yung parang nasa coffee shop ka. Shucks. Ang bango. Parang ayokong inumin. Ang bango. And then, yung kasama nito is, may bundle to actually, guys. Ito, ang kasama niya is yung mga usong mga chunky chewy na cookies ngayon. Ito. 5 pieces na cookies. Oatmeal cookies. Then, plus 5 drip coffees is 350 lang to. Itong bundle na to. So, sulit na, guys, ba? Diba? Kung magkakatropa kayo or marami kayo sa loob ng bahay, pwede na to. So, ito, guys. Ito yung cookies nila. Ayan. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Ito yung 5 cookies. Actually, favorite ko yung mga cookies ngayon na ganito. Lalo na yung mga chunky. Sa Ben's cookies, masarap din. Na-try ko na doon. Tapos, nagpa-poll din ako before kung saan pa yung masarap na mga cookies. Actually, ang dami yung nirecommend sa akin. Sobra. Hindi ko na lang na-picturean yung iba. So, ito guys. Ito yung kasama niya na 5 cookies. Let's see kung ano yung itsura niya. Para makita niya din. Ayan. Sobrang, ano ba sa Kapman? Shucks.
ano kaya yung lasa nito. Tapos may times pa na nag-crave talaga ako, as in madaling araw yun, tapos nag-crave ako, tapos scroll lang ako sa IG, tapos shucks, gusto ko talaga ng cookies, gusto kong bumili. Ayoko ng mga cookies na, though lagi naman ako kumakain ng mga chocolate chips, yung mga nabibili sa grocery, pero gusto ko talaga yung freshly baked yung that time. Madaling araw yun, so talaga nag-crave ako, sabi ko shucks, kailangan na order ako, ganun. Kaya nagpo-poll din ako noon, kaya gusto ko malaman kung ano pa yung mga ibang cookies na hindi ko natitikman. Mga nakita kong reviews, guys, itong hazelnut brood, hindi daw siya ganun kapait. Kasi di ba parang kung titignan mo siya, ano, parang ang pait-pait. Pero hindi daw ito mapait. Kasa, let's see, guys. Narinig mo. Shake-shake muna tayo. Shake-shake. Pwede nyo din siya lagyan ng fresh milk if you want. Pero tignan natin kung kahit hindi wala ng fresh milk, okay na. Uy, gagi! Ang sarap! Hindi siya ganun katamis. Kasi ayoko rin minsan yung mga iced coffee na sobrang tamis. Na alam mo yun na overpower na ng sugar. Overpower! So, yung parang alam mo yun, may konting pait ng nakaraan. Pero may tamis ng hinaharap. Ganun. Char! Hindi, parang hindi ko ma-explain eh. Wait lang. Masarap siya. Actually, hindi ko siya mako-compare sa Starbucks or Tim's. Para may sarili siyang lasa. Yung pait niya, nag-blend sa tamis na sakto lang. Yung ganun. Ito yung chocolate caramel latte. For only 135, guys. Mornings with me or mornings with you. Char. Sarap, guys. Dapat yung pang-commercial daw yung itsura mo. Char. Sarap! Ano? Makikita nyo lang. Ayaw kasi mag-focus nito Fuji na to. Naiinis na ako eh. Ayaw sumuporta sa pangarap, sis eh. Ayan o. Sarap, guys. Hindi siya ganun katamis. Fan ako ng mga chocolate na hindi ganun katamis. Kasi merong ibang tao, mas gusto nilang matamis na matamis. Ako hindi. Mas okay sa akin ganito. Sarap. Then the next thing that I got is package from Flakes and Angel, guys. Ito naman, guys, nagpadala sila sa akin ng Choco Flakes. Ang flavor is bittersweet. So, ito, sobrang fan ako nito, guys. Kasi pag pumupunta kami in Baguio, itong Choco Flakes, ang hindi masyadong kasama sa mga 3 for 100, 7 for 100. Parang iba yung price niya. Parang naka-isolate siya. Tsaka mas mahal siya yung ganun. Nasasama man siya sa 3 for 100, pero pinakamaliit, hindi yung malaki talaga. Parang ilang tatlong subo mo lang ata, ganun. So, ito guys, hindi niyo na kailangan pumunta ng Tagaytay or ng Baguio. So, pwede na kayong umorder sa Flakes by Angel. And then, lalagay ko rin yung link and yung FB page nila kung saan kayo pwedeng umorder. Chocolate Flakes from Heaven. You can order by 0917138226 or you can call them at 7820834. So, yung pinadala nila sa akin yung your bittersweet flavor. So, let's see kung mapapantayan ba ito ng Baguio levels. Hindi ko alam. Pero feeling ko naman masarap. And then, sinabi din ng owner na homemade nila ito sa lalagyan. Actually, pwede nyo rin ito lagyan ng milk. Parang yung Coco Crunch on Peg. Diba? Pero masarap din kasi papakinlan talaga siya. So, ito na guys. I-try ko. Parang mas ano, mas masarap siya dun sa Baguio. Sarap. Ang sarap, parang ayoko na tapusin tong vlog, kakain na lang ako. Sarap, guys. This is only for sa isang tub nila is 120 pesos. Eh di ba sulit na kasi naman bumiyahe ka pa ng Baguio pa masahe pa. Eto is from Antipolo lang. So, pwede kayong mag-order via Lala Move and Angkas. Nagpapadeliver sila, guys. So, order kayo dito sa Flakes by Angel Chocolate Flakes from Heaven. Sarap, guys. No joke.
hawk. Ito, nakalya sa akin. Recommended siya. Ang sarap. Knowing na bittersweet pa yung lasa niya, lalo na siguro pag sweet, diba? Buti pa to sweet. Char. So guys, yun na nga, that's it for today. Nakita niyo na yung mga kinain ko, ng mga pina-review, ng mga ibang mga brands, ng mga food, businesses. So far guys, lahat naman ang pinadala is nice, masarap, nakakasira ng diet. Dahil sa sobrang sarap. Yun guys, guys, let's support each other. Kung may mga friends kayo na nagbi-business, konting suporta sa pangarap, guys. Konting suporta sa mga businesses nila, guys. Kasi hindi nyo alam sa simpleng like mo, sa simpleng share mo, sa simpleng comment mo, sobrang helpful na yun sa mga small businesses, guys. Hindi nyo alam kung ano yung natutulong nyo dun sa taong yun na para mabuhay. Lalo na sa crisis na kinakaharap natin ngayon. Yun guys, support tayo guys. Kapag yung friend mo nagtitinda ng ganito, why not bibili ka pa sa iba? Ito kakilala mo na, alam mong hindi ka nalolokohin, di ba? Tsaka kung iniisip mo man na, ay may patong, ay may ganito, parang kung iisipin mo in the... kung iisipin mo mabuti, kapag ikaw ang gagawa dun, sayang oras, sayang pera, andayang masasayang guys, eh yun, at least makakatulong ka pa kahit papano sa mga kaibigan mo or sa mga small businesses guys, kaya dapat support lang tayo guys. Huwag na natin i-bash na parang bang, ano ba yan, benta ka naman ng benta, yun na lang ang laman ng Facebook mo, at least yung gumagawa ng paraan para magbenta, eh ikaw, puro ka negative sa mundo, girl. Eh, kung ikaw sumuport ka na lang, diba, dumadagdag ka pa sa COVID-19 na crisis ngayon, sis. Tapos, eksena ka pa ng ganyan. Don't ask. So, guys, that's it for today. Sana nagustuhan nyo at nabusog ko kayo sa video na to. And sana, guys, support natin lahat ng small businesses. Hindi lang itong mga nabanggit ko, kundi lahat-lahat. Kasi hindi nyo alam kung anong magiging dulot sa taong yun kapag bumili kayo, nag-share kayo sa kanila. Ni-like nyo, nag-comment kayo, guys. So, let's support each other, guys. Thank you for watching this video. And see you on our next vlog. Bye!